anak. Malapit na. Itayo. Tingnan niyo yung mga tinanim ko, mas malago pa dun sa vegetable plot ko doon sa eskwelahan. Sabi nga ng teacher ko eh, lumalambot na raw yung mga kamay ko. Dodong. At saka napag-isipan kong gamitin itong bakanting lote na hindi na ginagamit ni Mr. Almeida. At saka makikita rin niya, nakikita tayo dito. At makakapag-ipon tayo sa pag-aaral ko. Tayang sakit. Alam ko, anak. Alam ko. Buti pa kayo nakakayanan nyo. Hindi namang maaaring magsabay tayong dalawa. Kakayanan ba natin dalawa? Nakakahiya sa inay mo kung hindi. Tay, buti pa kayo. Marunong kayo pumayad ng luha ko. Bakit naman ang hindi? Sa buong paglaki mo eh. Sa akin ka tumatakbo at yung masasaktan ka. Ano nga ngayon eh, iyakin pa rin ako. Kasi... Tingmana ka sa akin. Minyang! Minyang! Jose! Dodong! Si Minyang! Wala na! Tay! Inay! 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 Balance. Maraming salamat po. Nakikiramay po ako sa inyo. Maraming salamat din. Siguro naman pwede na ako lumipat sa bahay mo. Ipangako niyo munang igagalang niyo yung bata. Jose, ako ang nanay mo. At anak ko si Dodong. Yun ang akala niya. Hirap na ako mamuhay mag-isa ko. Pag hindi mo ako kinuha, ako na mismo magkasabi sa pesting yan na siya'y anak ng kanyang ina sa ibang lalaki. Inay, tama na. Malaman ko lang, Jose. Malaman ko lang kung sino ang tunay na ama ng Dodong na yan. Pag hindi pati yun, iniskandalo ko na magsama-sama na kayo. Kikiramay ako. Marumiho ang kamay ko. Pasensya ka na at natagalan ako. Wala ako naman. Nahirapan ba si Minyang? Kahanip. Kung ikukumpara ninyo sa naranasan niya sa buhay, malaki na pala siya. Binata na ho ang anak ko. Ah, Dodong, si Mr. Almeida ang amo natin. Tutuloy na ho kami. Halika na, anak.
ay maiba ako. Pero hindi po ba ang bait ni Mr. Almeida? Minsan mo lang nakakilala yung tao eh. Nabaitan ka na. Eh, paano ba naman po kasi nakikipaglibing sa asawa ng katiwala niya, di ba? Meron ba nakikipaglibing na ganun? Dumating, huli na. Hindi niyo po siya gusto, no? Ayos lang. Masarap yung pagkakaluto mo ng paksiwa. Pwede. Tapo! Tapo! Sino kaya yun? Tapo! Sino yun? Sandali lang po ito, ha? Titignan ka lang. Pinagbibigay yun ni Mr. Almeida. Mr. Almeida? Oh. Salamat. Salamat po. Itayo. Ano yan? Galing raw ho kay Mr. Almeida. Huwag na ngayon. Ay, bakit ho? Babalik natin to, ha? Eh, pero titignan nyo naman ang gaganda. Bago po, oh. Kahit na! Namatayan lang tayo. Hindi tayo namumulubi. Ito, hindi naman natin hiningi yan, di ba? Maski na. Basta't ibabalik natin yan. Napag-isip ko na ikaw magsasauli ng mga yan. At hindi nga ako nagkamali. Ba't ginawa niyo pa? Dahil alam ko ikaw magbabalik niyan. Inom ka. Hindi na. Nag-iisa ang anak ko sa bahay. Huwag mong aangkin yung di sa'yo. Patay na si Minyang. Kaya pwede ko nang kunin ang anak ko. Ano ba tingin niyo rin sa bata? Isang kaldero. Na pagkatapos ninyong ihabilin sa akin, ay basta't kukunin niyo na lang. Hindi ho siya sasama sa inyo, Mr. Almeida. Hindi siguro agad-agad. Pero marunong ako manuyo. Saan ho nang galing ang tapang ninyo? Bakit? Nakahanda na ba ang mama ninyo na tanggaping apo niya ang anak ng dating katulong? Mas matapang ka, Jose. Kaya mong pagsalita ang taong maaaring mag-alis ng trabaho mo. Huwag niyo akong alisin at kusa akong nagbibitiw. Ngayon din? Ngayon mismo? Huwag mo akong patawanin, Jose. Kaya ko akong gawin. Jose! May nagbalita sa akin na lubog sa utang. Dahil sa pagkasakit ni Minyang. At ibinatili yung iginigit mong anak mo. Nakatakdan siya pumasok sa kolehiyo isang taon. Saan at paano mo siya pag-aaralin? Kung basta ka nang lagaan sa balutan. Baho talaga ang nagagawa ng may pera. Nakakapagpa-imbestiga. Kasi malaki nagagawa ng pera. Pero hindi ito nakakabili ng anak. Tingnan natin.
Dong. Pagkatapos mong magdilig, ano ha, magbihis ka. Punta tayo sa bayan. Ito eh, wala po kayo susuot eh. Kaya nga tayo pupunta sa bayan eh. Para makabili ng maisusuot mo. Ayaw mo ba? May pera ka, Tay? Hoy, magwi-withdraw ako. Eh, paano yung inipon natin para sa pag-aaral ko? Kamag-alala, hindi ko naman kukunin lahat eh. Anak, masyado mag-isip tungkol sa pag-aaral mo. Gagawa ako ng paraan. Hindi ko pa alam kung paano. Pero kung kinakailangan gumapang ako para matapos mo pag-aaral mo sa kuleyo, gagapang ako. Baka gusto mong magmano. Mano po. Oh, Tay. Akala ko ba alis tayo? Uy, mauna ka na maligo at nang maaga tayo makalarga, ha? Sige. Akit mo tot. Sarap niyo naman. Kadarating ko pa lang eh. Iiwanan niyo ako mag-isa. Uy, mag-aayos pa naman kayo. Ang laki ng bulas ng batang yun, ano? Siguro, malaki ginagastos mo sa pagpapalaki sa kanya. Pagpapakain. Hindi ka ba nangihinayang? Nay, sino ba nagsabi sa inyong maaari kayong basta't pumarito? Oh, nagsabi na ako sa'yo, ah! Nagsabi nga kayo, eh. Hindi naman ho ako pumayag, eh. Pwes, lahat ka na magagawa. Pinagbili ko ng bahay ko. Wala na ako matitirhan. Sandali, Nay! Bakit hindi ho kayo mangupahan? Pinangbayad ko na sa utang ang pera ko. Wala na natira sa akin. Dahil sa sugal? Wala kang karapatang sumbatan ako sa mga gastos ko. Kung ayaw mo rin sumbatan kita, na mula na mag-asawa ka, ni kahit 5 sentimos, wala ka inintrega sa akin. At nagpalaki ka pa ng tutang anak na ibang aso. Sige ho, Inay. Sige ho, papayag na ho akong dumito kayo. Dapat lang, dahil kadugo mo ko. Isa lang ho ang ihingin ko sa inyo. Umari sana. Tigilan nyo na ho yung pagpaparinig ng kung ano-ano tungkol sa anak ko. Yun lang pala eh. Di oo. Madali akong kausap. Ito. Alam kong mari kagalit ni Jose ang mga yan. Eh, dapat nga ikutuwa niya to. Siya na binigyan, galit pa siya. Mataas pa lang pride ng anak niyo. Eh, makakain niya ba yun? Ito eh, but parang hindi kayo magkalapit ni Lola. Ayun na lang yan. Naman eh, malapit ako sa kanya. Eh, nanay ko yan. Hindi ba kaya dahil sa'yo na yung pinag-aawayan-awayan niyo? Kalalaki mong tao, nagiging chismoso. Itay naman, eh tignan mo sa sinihan. Ayun ang isang biyanan, pakasalan ako sino man ang kanyang anak. Kaya tignan mo ang anak, nagre-rebelde. Nag-aaway-aaway sila, di ba? Oo. Tauhan ba tayo sa sino? Ay, huwag mo na ibahin ang usapan. Tignan mo, maliit pa lang ako. Hindi na magkasundo-sundo ang inay at ang lola. Eh, miski nga nung nagkasakit si inay eh, hindi na nga siya nakakadalaw eh. Kaya yun. Miski sa burol, hindi na nga nakapunta. Tay, bakit? Pagkasabi na lang ho na nanghihinayang sa mga nabili kong grocery. Hindi ko na magagamit na ako sa Maynila. Kaya nga pala hawak niyo eh.
Para sa inyo yan. Salamat po, Mr. Almeda. Naku, huwag niyo na ako pupuin. Arma na lang itawag niya sa akin. Sige po. Tutuloy na po ako. Salamat po ulit. Sige po. Na Amerikano. Inay, ano ho pinag-usapan niyo ni Mr. Almeda? Arma na lang daw itawag ko sa kanya eh. Bukod ho doon. Wala na. Magsabi kayo ng totoo, Inay. Ano ba akala mo sa akin, sinungaling? Gano'ng katagal ho siya rito? Ano ba talaga, Jose, ang problema mo kay Arman? Magaling! Mamahaling t-shirt pala ang gusto mo eh. Ba't hindi mo kagad sinabi sa akin para i-withdraw ko lahat ng pera natin sa banko para masunod yung kapritsyo mo? Eh, nagulat nga lang po ako nung nakita ko ulit to dito eh. Nagulat ha? Oo nga eh, no? Sa gulat mo, itong pinamili ko, binagsak mo sa sahig na parang basahan! Oh? Tay, akin yan. Hindi, akin yan! Akin yan! Eh, yan po ang gusto ko eh! Huwag mo akong gulahin ha? Ito gusto mo, mumurahin ko eh! Hindi ba? Hindi bagay sa ito eh! Mumurahin lang, oh! Pagmasdan mo! Dito lang nababagay ang nakayanan ng tatay mong mumurahin! Dito, oh! Yan! Dyan! Kanino ko pa ako hinihintay? Alam yung darating ako? Ganito din yung ginawa ko nung isang araw. Kaya lang si Jose dumating. Ayaw niyong isuko ang talaga sa akin. Si Dodong? Anak ko siya. Alam niyo eh, katulong namin si Minyang sa Maynila. Napakialaman ko siya nung bata pa ako. Natural, di na buntis. Nung nalaman ng mama ko, ayaw niya, so dinala ko siya dito. At doon niya nakilala si Jose. Gusto kong kunin si Dodong. Hindi siya isusuko ng aking anak. Hindi rin siya sasama sa akin. Kailangan magkakilala mo na kami at magkalapit. Kailangan malaman ni Dodong na ako lang ang makakapagbigay ng lahat ng luho at hindi yung kinikilala niyang ama. Kaya ako kayo tinuksang pumarito. Eh, nalaman ko doon kinakatira. At para magkausap tayo ng gusto.
Kung mahilig ka makibalita, ay alam mong wala akong amor sa batang yon. Aling Ines, hindi ako lalapit sa inyo kung meron. Tinik siya sa relasyon naming mag-ina. Makabubuti para sa akin kung kunin mo siya kaagad. Aling Ines, kailangan magtulungan tayo. Magtulungan? Aba, walang problema yun. Handa ako magbayad bilang pabuya. Naparito ako para matiyak ang isang hinala. Yung pala na may kikita pa ako. Palakihin niyo ang away ng dalawa. Habang lumalaki, ilalapit niyo sa akin si Dodo. Kaya niyo ba yun? Dodong, bakit walang lutong pagkain? Eh, kasi po hindi po ako kakain eh. Ah, ganun. Dahil nagdadrama ka, pati ako gugutumin mo. Ha? Ikaw na bata ka. Ano ba kayong dalawa? Dinig sa labas ang mga boses ninyo ah. Pagkain lang, pinagtatalunan nyo pa. Lola, ano po? Kawaan ka ng Diyos. Maghintay kayo sandali at ako nang bahala. Hindi lang sa ngayon, kundi sa lahat pa ng bukas sa bahay na ito. Dahil ako nang aako sa mga trabahong iniwan ni Minyang. Inay. Oh. Biglang-bigla yata ito. Tatatul lang tayo rito. Nakakaya namang mas madalas pa tayo mag-away kaysa magtulungan. Nakainom mo ba kayo? Ko? Hindi ah. Inay? Oh. Nakita niyo ba si Dodong? Eh, maaga ako nagpunta sa Tumana. Wala pa sa loob ng bahay. Ay, kung nasa bahay ba yung bata, magtatanong pa ako sa inyo. Eh, baka meron lang pinuntahan. Inay. Na pupun ako na itong mga nakaraang araw eh, parang napakabayad niyo kay Dodong. Oh, hindi ba yun ang gusto mong gawin ko? Para kasing meron kayo tinatago sa akin. Napaka-suspetsoso mo. Bahala ka nga kung anong gusto mong gawin. Inay. Nahalata akong nagkaganyan kayo mula nung nagpunta rito si Mr. Almeda. Ako o ikaw? Pakiusap lang ho. Kung hindi maganda ang balak niyo sa anak ko, huwag niyo na ho muna siyang masyadong lalapitan. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Sinisikap ko maging mabait sa bata kahit alam kong hindi siya galing sa'yo. Ayaw mo pa rin? Inay. Gutom lang yan, Jose. Teka't paghahanda kita na makakain mo. Paano po, Itay? Kawa ka ng Diyos. Wala ka na ba sumpong? Eh, kayo po. Wala na rin. Itay, kasi may sasabihin po sana ako sa'yo eh. Eh, paano kasi, ano eh? Ano ba sasabihin mo?
Eh, itay, naisip ko po na ano eh. Buksan mo muna yan. Hindi, kung pinoproblema niyo yung pag-aaral ko sa college. Hindi ko pinoproblema yon. Nakahanda ako dun eh. Tsaka isa pa, kung problema ko yun, di, hindi ko sana nabili yan. Tay, aba, ang ganda na ito, tay. Saan niyo una ko yung pera? Huwag ka mag-alala. Hindi ko ginalaw yung pera natin sa bangko. Ganda. May sideline ako. Sige, anak. Isukat mo muna. Salamat po, ah. Ano po, inay? Kawaan ka ng Diyos. Kumain ka na ba? Hindi pa nga ako. Nagugutom nga ako eh. Teka, pag-ahain kita, ha? Hanggang dito na lang ako at ayaw ko magpakita. Ako ang bahala. Akala ko ba eh, sa amin ka nagtatrabaho. Eh, sinisingit ko lang ho ito. Nung kunin ka ng mamangkatiwala dito, ang usapan ay kamilang pagsisilbihan mo. Kaya mamili ka. Ang trabaho mo rito o ang pangungumpuni mo sa ibang bahay bakasyonan. Tatapusin ko na lang ho ito. Sayang din ho naman nakikitain ko eh. Pero huwag po kayo mag-alala, Mr. Almeda. Hindi na po mauulit. Dapat. Dahil malalaman ko kung sumuway ka sa usapan. Bala ko mamalagi rito. Mga isang buwan o dalawa. Para ano? Huwag kang mag-alala. Hindi pa panahon. At hindi rin ako nagmamadali. Doktora, ano ba nag-resulta ng examination ko? The good news is nawala na yung VD mo. But the bad news is hindi ka na maaaring magkaanak. Hindi ka na maaaring magkaanak. Hindi ka na maaaring magkaanak. Tay, gusto niyo po, ibili ko po kayo ng gamot. Hindi na. Nalamigan lang siguro ako kanina. Wala ito. Siya nga pala. Nagpupunta ka ba rin sa malaking bahay? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Pero, bakit po? Wala naman. Ayoko lang kasing pumupunta ka ron, anak. Tay, sandali lang po.
yan? Tay, baka linalamig ang kayo. Ito yung jacket, oh. Anak, hindi. Baka magdumi sa yan, eh. Hindi, wala ito. Ay, malamig, eh. Wala ito, anak. Ubo lang ito. Ang isa pa, binili ko yan para sa'yo. Ayoko madudumi yan. Isa nga pala. Tapos ka naman mag-aral. Opo, tapos na po. Gabi na, eh. Buti siguro magpahinga ka na rin. Eh, balik mo na yan doon sa loob. Sige na. Sige na, anak. Sige po, Itay. Dodong. Ah, Lola. May sasabihin ako sa'yo. Pero huwag mo sasabihin sa tatay mo sinabi ko, ha? Eh, ano po yun? Alam mo, pinatigil na siya ni Mr. Almeida sa sideline niya. Ako mo, ha? Hindi mo sasabihin sa kanya. Sige. Oh! Halika! Halika, pasok ka! Halika, huwag kong nahiya. Halika! Palamig ka muna. Paano ho ito? May dala akong cakes dito at saka mga cookies galing sa Maynila. Naku, masarap to. Blueberry cheesecake. Oh. Tikman mo, ah. Dito, eh. Nako, iho. Hindi naman naabuti na isang oras ang pagkain ng cheesecake. Mukhang ngayon ka lang nakapunta dito, no? Oo nga po, eh. Kahit nung maliit ka? Nung maliit po ako, minsan po. Kaso lang, hindi ho ako nagtagal dahil napalo po ako, eh. Nino? Nung inay. Imposible. Mabait ang nanay mo. Kilala niyo siya? Teka. Kailan ho mag-isa dito? Hindi. Kasama ko drive ko rito. Dalawa kami. Isi-shirt ka na, ano? Paano nyo alam? Wala. Hula lang yan. Hula. Halika mga po ka. Sige. O, ano? Anong kursong kinukuha mo sa kuleyo ngayon? Ay, mag-agriculture po ako. Ako, huwag yun. Ano? Ang ibig ko sabihin niyo, bakit yun? Eh, yun po ang gusto ng tatay ko, eh. Malapit ka sa kanya, no? Opo. Hindi ho dahil sa kanya, eh. Wala ho ako dito ngayon. Teka, may nabalitaan ho ako, eh. Kayo raw ho nagpatigil ng sideline niya. Mr. Almeida, alam kong mali po ginawa ng tatay ko nun, eh. Eh, siguro dahilan ko rin kung ba't siya nagkaganon. Dahil eh, pinag-iipon niya ako ng pang-ano ko, pang pag-aaral ko. Eh, bakit hindi mo pag-aralin ang sarili mo? Kaya ko pa yun. Oo. Pagtrabaho ka sa akin. Eh, baka mo magalit ang itay ko, eh. Hindi magagalit yun dahil hindi niya malalaman. Pwede ba yun? Oo. Alam mo lang, kasi tama-tama, may bahay kami sa Nasugbo. At kailangan nila ng karpintero. So, ang gagawin natin, eh, padadala ko siya doon mga 2 linggo lang. Eh, kasi, ano ho, eh. Nako, iho. Pag nagtrabaho ka sa akin,
masusweldoan kita ng malaki. At makakapag-ipon ka para sa matrikula mo. At hindi mo na kailangang umasa sa kung sino man. Tay, ikukuha ako ng hukay ng tricycle. Dadong, sandali lang. May tiwala ako sa'yo, anak. Alam mo na naman siguro kung ano ang mga ayaw ko at gusto ko. Eh, ba't ho ganun na lang ang galit nyo kay Mr. Almeida? Eh, hindi naman ako nagagalit. Ayoko lang kasing namamalagi ka sa malaking bahay. Dahil masasanay ka sa mga luho na hindi ko naman kayang ibigay sa'yo. Tay, imposible mangyari yun. Hinding-hindi ko gagawin yun. Ang ibig mo bang sabihin eh, pupunta ka pa rin doon? Eh, hindi na ho. Haasahan ko yan, pangako ah. Opo, pangako pa. Sige, kuha mo na ako ng tricycle. Ah, sige. Jose? Inay. Oh, tuloy ka na ba ng pag-alis? Oo. Alam niyo, Inay, hindi ko gusto itong pagpapaalis sa akin ni Mr. Almeida. Huwag mo na ipagsinter yung dalawang linggo. Samantalahin mo na yung pagkakataon na malapit ka sa center. Pati nga mo yung ubo mo, hindi ka gumagaling. Huwag na ho, Inay. Wala ho ito. Ang mabuti pa, maghanap na lang ako ng ibang trabaho pagka meron akong libreng oras doon. Ayoko na ho kasi nung pirmi kaming nasa balag ng alanganin na mag-amay. Sige. Inay, kayo na ho bahala sa anak ko. Oh! Hindi, pati yun na nga ang ginagawa ko. Alam niyo kung ano ibig ko sabihin. Mahal ko si Dodong, Inay. Nung ipanganak yung batang yan, inando na ako. Sa akin isa lumakit nagkaisip. Ano ka ba sa akin? Hindi ba't ako pa mismo nagpalaki sa'yo? Sa akin ka nang galing? Nang papinagpalit mo ako kay Minyang, ganyan ka rin ka miserable. Patawarin niyo ako, Inay, kung nasaktan ko kayo noong araw. Pero kung alam ninyo kung anong sakit ng mawala ng anak, siguro naman naiintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Ang sa akin, alam ko. Pero ang sa'yo, hindi ko maintindihan. Pakiusap lang ako, Inay. Huwag niyong pababayaang pupunta si Dodong doon sa malaking bahay. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon na maging malapit sila ni Mr. Almeida. Mag-ano pa sila? Wala, o. Oh. Dali mo ito, ha? Eh, ano po yan? Doon ka na muna titinakin ng Mr. Almeida. Eh, paano? Dalawang linggo naman mawawala ang tatay mo, di ba? Sayang din ang matutuhan mo kay na Mr. Almeida. Magagamit mo yung seba kapag namasukan ka. Eh, paano po kung... Eh, akala ko ba naman eh, mahal mo ang tatay mo. Nagkakandakuba na nga yun sa pag-ubo eh. Parang gusto mo pang iasa ng todo ang iyong kinabukasan sa kanya. Eh, Lola, paano po kung bigla siyang bumalik? Eh, hindi ko sasabihin. Susunduin kita ng palihim. Pangako po yan, ha? Oo, pangako yun. Talaga? Huwag ka sumisigaw! Napaka-eskandaloso mong bata ka! Bakit po? Lola, bakit? Hindi mo pa rin ba nasasabi sa kanya? Hindi ko magawa eh. Eh,
tayo, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat paliwanag. Malinaw na sinuway mo ang utos ko. Pumunta ka rin sa tunay mong ama na siya makakapagbigay sa'yo ng lahat ng luho. Tunay na ama? Makaklase rin kayo. Gawa niyo na sungkitin yung bata. Hindi niyo na ipagtapat sa kanya katotohanan. Hindi niya obligasyon yun. Kanino? Sa akin! Inako ko na si Dodo nga. Binigay ko ng pangalan. Minahal ko at pinalaki. Paano at bakit ko sasabihin sa kanya? Tunay niyang ama ay ang duwag na ni hindi man lang sila na ipagtanggol mag-ina sa mama niyang matapang. Tumigil ka, Jose! Totoo ba? Ako ang tatay mo. Hindi niyo naman kami pinaglaban ng inay eh. Sa bahay na mag-usap! Hindi ako sasama sa'yo! Pag nagpaiwan ka rito, malalayasin ko kayo lahat! Magtakotin, Mr. Almeda. Bago na akong trabaho. Pwede na akong mag-umpisa. Kahit ngayon mismo. Itay! Itay! Tingnan natin kung may magbibigay pa ng trabaho sa isang tisikong katulad mo! Itay! Itay doon tayo sa loob. Talagang mahal mo ang iyong Tatay Jose. Hindi ho Tatay Jose. Tatay ko siya. Kahit ano. Kung yun talaga ang turing mo sa kanya, iwan mo siya. Hindi ko ho siya papabayaan. Ikaw ang pumapatay sa kanya. Ikaw at ang mga pangarap mong gusto niya ibigay sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Sasamahan ko siya hanggang gumaling. Naintindihan mo? Dodong, since ikaw na rin lumapit sa akin, I'll lay down my rules. Mula ngayon, hindi ka na pupunta sa bahay ng katiwala natin. At lalong hindi mo na siya tatawagin itay. Naintindihan mo? Hindi magiging masakit ang pagkalayo ninyo yung dalawa. Dahil hindi tayo magtatagal dito. Ituturo ko lang sa'yo ang dapat mo malaman bago ka tayo harap at ipakilala sa mama bilang anak ko. Ayaw mo. Si Dodong. Umalis na. Pumasok. Nagpunta na sa tunay na ama. Huwag niyo nga umibiruin ng ganyan, Inay. Ayaw ni Dodong doon. Ano gusto mong mangyari? Ang magidikit siya rito hanggang mahawa sa'yo? Aba, Jose, tingnan mo naman ako at narito pa ako. Bago ka maghanap na ibang tao, pasalamat ka muna at katabi mo pang nanay mo. Oo nga, nagloko ako nung araw.
Nagbisyo ko. Tapos, hindi ko pa minahal ang asawa mo at saka si Dodong. Pero noon yun, tayo na ang magkasama ngayon. Baka wala mo na husi si Dodong at maikinalagay niya roon. Hindi niya makakaya roon, Inay. Dito na nagkaisip sa akin yung bata. Nakasanayan na niya ako ang katabi niya. Pero maraming maibibigay sa kanya si Arman. Hindi natin kaya yun eh. Hindi mo ang pera ang anak ko. Hindi ko siya pinalaki ng ganun. Saan ka pupunta? Kailangan ako ng anak ko, Inay. Lahat na natatanaw na yung mga mata ay pag-ari ng pamilya. Ako bilang solong tagapagmana ng mama ay mapupunta lahat sa akin. 10 na mga lupa at negosyo sa Maynila. Ikaw, Komo, ikaw ang tangi kong anak ay mapupunta rin ito sa'yo pagdating ng araw. Pero kaya dapat pagbutihin mong palaguin at pagyamanin itong mga mamanahin mo. Mukhang hindi ko pa hukaya pa eh. Kakayanin mo yan. At gusto ko kumuha ka ng commerce sa college. Teka, mag-agriculture po ako eh. Hindi mo na kailangan yan. Marami ka na lupain. Kukuha tayo ng mga tauhan para mag-asikaso nito. Pagkatapos mo mag-commerce sa college, ay tutuloy ka sa pagmamasters. I want you to have a master's degree in business administration. Pero pa, huwag matigas ang ulo mo, Armando. Armando? Pakiulit nga ho, Armando? Armando! Yan ang bagong pangalan mo ngayon. Armando Almeda Jr. Hindi obra yung Dodong sa Amerika. Amerika? Doon kita pag-aaralin sa Amerika. Alam kong hindi tututulong, Mama. Lalo kung magiging matanggupay ako sa pagbabagong gagawin ko sa'yo. Tiyak kong matutuwa siya. Pag nakita niya kagalang-galang ka, at isang may pagmamalaking bahagi ng pamilya. Pasok. Ah, kakain na. Ah, sige, susunod lang po ako. Oh, sige, hintayin kita sa baba. Ah. Ah, sige. Okay. Kanina pa sana ako aalis. Pero naisip ko, lalo lang tayo magkakagalit kung umalis ako na walang paalam. Hindi naman ako lalayo. Diyan lang sa may Kabiserat. Nakakita ako ng mauupahan. Mas maigi na kasi siguro magkahiwalay muna tayo. Nang kapwa natin mapag-aralan kung bilang mag-ina, kaya pa natin magbagong buhay. Sa ngayon kasi mahirap. Malayo ka sa akin.
ganun din ako sa'yo. Lalo pat hindi ko matanggap na mas mahalaga pa sa'yo ibang tao kaysa akin. Kung wala akong silbi sa'yo, masigit kang walang silbi sa akin. Magkanya-kanya na muna tayo ng buhay. Tsaka na lang tayo uli magkita. Kung kaya na natin masikmura ang isa't isa. Jose? Jose? Ano nangyari sa'yo? Jose? Maapoy ka ng lagnat? Diyos ko! Jose? Nadakali ko. Huwag kang bibig kay anak. Makakaraos din tayo, anak. Kami na matulungan mo po kami mag-ina. Huwag mo siya pupuknin. Jose, Jose, ano ay, iwan na natin si Todong kay Ap. Masaya na siya doon. Saka lang natin pag-usapan niya, anak. Tama kayo, inay. Maraming may bibigay si Armel kay Todong. Para sa maganda kinabukasan niya. Ako nang lumaban, ay hindi ko na kaya lumaban. Kaya po. Minyang. Minyang? Minyang. Diyos ko, ang anak ko, nagtitilirio. Ang ko. Minyang, patawarin mo ko. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Anong basura yan? Ang alin po? Yung suot mo! Eh, ito po gusto ko suotin eh. Sino nagbigay niya? Ito? Tatay ko po. Sinabi niya huwag mong tatawagin tatay yun eh. Kumpara mo yan. Pag hindi minubad yan, hindi ka makakain ito kasabay ko. Di wag. Ikaw ha? Isang linggo ko lang dito sa poder ko. Misungay ka na! Kung mababasto si Jose sa nanay niya eh, ginagawa mo rin sa akin nun? Hindi naman ho ganun yung story eh. Miski kailan, ang tatay ko hindi nang basto sa lola ko. Ako ang papa mo. Kaya tigilan mo na yan pagkanga dyan sa katiwala nating hampas lupa. Hampas lupa ng apo siguro. Pero imposible, hindi ko siya hangaan eh. Dahil ipinagtanggol niya ako at saka ang nanay ko sa lola ko. Bagay na hindi niyo nagawa. Katulong ng nanay ko. Kaya hindi mo siya ipinagtanggol. Natatakot ka kasi mawala ng money. Alam mo ba yon? Ha? Yung mga lupa, mga negosyo, ginagamit mo para akitin ako? Mali yun eh! Di ba? Mali yun! Kaya ako nandito dahil ayokong pahirapan ang tatay ko na nagpapaaral sa akin. At kaya ako nandito dahil sa utos ng dugo, hindi dahil sa puso ko. Ah!
itahin mo! Ang itahin mo! Ano? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Ang lola. Ang lola mo darating bukas. Darating siya bukas! Wala naman siyang pakialam sa akin eh! Wala siyang pakialam sa akin. Alam mo kung bakit? Kakain ako ng nakakamay. Didighay, magpapakabobo. Mapapahiya lang kayo. Kaya ikaw, natatakot ka mawala ng mana. Itay. Itay. Mahinang-mahina pa siya. Pabayaan mo na siya makatulog. Kumain ka na ba? Hindi pa. Pero busog pa po ako eh. Paghanda kita na makakain ha. Bantayan mo muna ang tatay mo. Tay. Tay, please. Kahit hanggang umaga, kayaanin niyo. Kaya niya yan. Para madala namin kayo sa doktor. Itay. 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 Itay, si Dodong po. Dodong. Anong ginagawa mo rito? Umuwi na po ako. Dito na ako titira. Ang tatay mo. Ama ko lang po si Mr. Almeida. Dahil sa kanya ako nanggaling. Pero kayang tunay kong tatay. Dahil kayo nagturo sa akin kung paano magmahal. Siya nga pala, itay. Ito yung jacket na binigay niya sa akin, oh. Alam niyo, paborito ko to. Kaya, madalas ko itong suotin, eh, oh. Itay. Dodong! Dodong! Dumarating si Mr. Almeida! Bakit anong mangyari? Hindi ako sasama sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ako sasama sa'yo. Hindi ako nagpunta dito. Para dyan. Sana natin pag-usapan yan. Ang importante, madala ang itay mo sa ospital. Halika! Tulungan mo! Tulungan mo ko! Halika! Halika! Salamat po, Diyos ko! Salamat po! At sa gitna po ng mga kasalanan na gagawa ng bawat isa sa amin ay nakukuha niyo pang magpatawad. Salamat po, Panginoon. Salamat po.
Salamat, anak. Meron na pala. O, kasi. Nabaliktad ho yata. Hindi ba ang dapat eh, ako po ang nagsisilbi sa inyo? Okay lang yun, sir. Ano nga po palang sinabi ng mama ninyo? Wala. Hindi ko napaalam na Rosa, ba't ko siya pinapunta rito? Sa pinakita ko lang mga iba't ibang lupain namin na kailangan ayusin. Huwag ko kayong mag-alala. Darating din ang panahon, masasabi niyo rin sa kanyang tungkol kay Dodong. Teka, Jose. Ba't mo ba ako pinupo? Alam mo, nakukornihan ako sa'yo. Pasensya ka na. Nakaugalihan ko na kasi. Bakit ngingiti-ngiti ka dyan? Lola, siyempre. Ilan bang poging katulad ko nakilala nyo na may dalawang tatay na pogi rin? Uy, hindi ka sa kanila nagmana ng kagandahang lalaki, ha? Sa akin. Sa'yo? Siyempre. Ba, nag-iba ata simoy ng hangin, ha? Iba, dating mo kasi ngayon, Lola, eh. Oh, ikaw talaga. Ay. Alam mo, masaya na ako ngayon. Ako rin. Dahil nabuo na ang pamilya natin. Alam mo, sana ganito tayo palagi. Siguro naman. Dahil pareho na tayong nagbukas ng ating mga pinto. Wala nang nakasara sa atin. Pare, si Dodong ang nagbukas. Oh, eh, ang akala ko ba ang gusto mong pangalan para sa kanya eh, Armando? Alang nga namang Jose, ano? Oh, eh, bakit naman hindi? Jose, pangalan ng bayani. Pangalan ng mga gwapo. Paano bayani tayo? Pa?